Yo guys, what's up? Welcome back to my channel, Halimay09 po. Sa mga bago dyan, subscribe and hit the notification bell para palagi kang updated at mag-join sa ating membership. Okay guys, ang ating pong content ay napakahalaga sapagkat isang update ang naganap nang hindi ko agad napansin. Pero ang update na naganap sa Nemista about dito sa year 2002 na 10 piso BSB series coin. Kasi nung huli ako nagpunta doon, wala pa yun eh. Yan. So ito yung ating dalawang coins na ito. Isa dito ay magiging treasure balang araw at ilisa-isa ko yan. No? Di ko inaasahan na meron akong hawak. At ayang ating pag-uusapan natin ngayon yan. Kaya huwag po ninyong sasayangin ng impormasyon na ito. Nalaman ko lang din guys na meron ng update dito kasi sinabi po sa akin kahapon ni Kuya Serapin. Nag-usap kami at tinignan ko sa enemylista.com at nakita ko nga po na meron ng pagbabago. Ang aking nakita doon itungkol po doon sa die 1, no? Kasi ang ating nalalaman lang sa kasalukuyan ay die 1, die 2 at die 3. Ito po palang die 1 ay meron ding variation na tinatawag na die 1A, die 1V, die 1C and Die 1D. So nagulat ako, sabi ko, wow, meron na pala kaptik. Hindi tayo naabisuan ni Numista. Kaya pupunta ako ng opisina ng Numista para sabunin silang lahat doon eh, no? Joke lang po. So, papunta tayo dito sa website numista.com. Yan guys, so ang ating pong focus ngayon ay year 2002 BSB series coins. Ayan. Konting review lang. May metallic aluminum bronze itong ating 10 piso, di ba, BSB series coins. Pero skip natin yan. Dito tayo sa comments. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Meron ng bagong update. Comments. So kailangan natin basahin muna guys para maintindihan po ninyo na ito. Sabi, there are three main types of burst. Die 1A. Big Thin Script of Legend. Yan. Cogwheel with low teeth. The sun with narrow short trace plumeria shaped stars. Ayan yung die 1 na sinasabi. At itong die 1B, Big Thin Script of Legend, cogwheel with narrow teeth. The sun with a narrow short trace. So pareho lang sila doon sa unang sentence, no? Pero pagdating dito, sharp pointed stars. Yan. Yung isa, plumeria shaped stars. At itong die 1B ay sharp pointed stars. So doon pa lang guys, meron na agad pagkakaiba, di ba? Then die 1C, Big Thin Script of Legend, cogwheel with the low teeth, the sun with narrow short rays, medium sharp pointed stars. Ayan, iba rin siya, medium sharp pointed stars. So napaka-exciting ito guys dahil bago ito nalalaman natin, ano. Then die 1D, Big Thin Script of a Legend, cogwheel with low teeth, the sun with narrow short rays, extra sharp pointed stars. So, ano sa tingin ninyo guys? So doon pa lang ay talagang may mga pagkakaiba na itong ABCD na ito, no? Ngayon titingnan natin dito, itutuloy natin doon sa mismong years na year 2002 kung ano nga, kung alin dito sa ABCD na ito ang merong sa year 2002. Ituloy natin guys. Pero ditong more for 2002, i-click natin itong link na ito. Click the link. Yan, talaga may mga karagdagang detalye na dito ngayon sa Enumista, no, dito sa 10 piso na BSB series. Ito siya. Zoom natin at ang ating makita ng mabuti. Yan. Yan, 10 piso reverse. Ayan ang kanyang reverse na sinasabi, no? So, sa year 2001, andito yung sinasabing die 1A. Ayan. Andiyan yung example ng stars na sinasabi. Kung mapapansin nyo, yung bilog. Year 2001, die 1A, plumeria stars. Ayan na, 2001. Para hindi lang tayo malito, guys. So, kailangan nating himay-himayin ito ng mabuti. Para hindi kayo malito. Die 1A, ayan. Ayan po yung stars. Plumeria shape stars na sinasabi. Ayan. Kita nyo. Yung may arrow, no? Katapos, dito naman tayo sa
Dai-1B. Ito yung kanyang stars na sinasabi. Pointed stars na siya, Dai-1B. So nakita niyo yung kaibahan sa Dai-1A tsaka Dai-1B, di ba? May pagkakaiba nga naman siya. At dito naman sa Dai-1 na C naman, example sa year 2002, Dai-1C. Ayan, medium sharp pointed stars. Yung kita nyo, yung stars, oh, medyo matulis na nga siya. Ang laki ng pagkakaiba doon sa naunang dalawa na AB. Di po ba? So ayan, talaga may mga patunay. Then Dai-1D, lastly, extra sharp pointed stars. Ayan, oh. So mas maganda ang stars nitong Dai-1D, dahil kitang kita natin yung kanyang kurbada, eh, no? Yung mga kantuhan niya na talagang sharp nga naman. Okay, back tayo para dumiretso na tayo dito sa year 2002. Yan, kapanapang namig, guys. Okay, dito na tayo. So, paano ko ba ipapaliwanag to, guys? Pabihira. No, so, ganito. Year 2002, tingnan nyo mabuti. 29% reverse 1C. So, sa nakikita natin dito, 29% itong reverse 1C na sinasabi ay common lang. Pag may nakita kayo reverse 1C, common lang. At ang kanyang value dito sa animista sa uncirculated condition is 58.16 na. Tapos yung sumunod na year 2002, reverse 1D. Di po ba? Reverse 1D, ito po yung sinasabi na extra sharp pointed stars. Yeah, reverse 1D, extra sharp pointed stars. Ibig sabihin, 0.15% ay napakababa po ng maintenance nitong reverse 1D na ito. Year 2002. Kaya ngayon pa lang, guys, pakicheck nyo na lahat ng inyong year 2002. At baka meron kayong hawak nito at naswerto ninyo. At yung tulad sabi ko kanina, balang araw, parang treasure yan. Kasi sisiguraduhin ko sa inyo na magiging malaki ang kanyang value. Kaya guys, meron naman tayong maidadagdag sa ating hahantingin dito sa 10 piso na ito. At ang katanungan din, ano kaya ang variation ng ating dalawa na 10 piso kanina? Yung sa intro natin, yung dalawang 10 piso. Ayan ang ating magiging pag-uusapan sa last part ng ating content. So tara ulit. Okay guys, so sineto ko na yung ating supersonic zoom alien technology para makita natin ang gusto ang mga stars, variation ng stars dito. Unahin natin itong nasa kaliwa. So, zoom. Ayan, so sa aking pagkikilatis dito sa isang year 2002 na ito ay hindi siya yung A, ano? Kasi yung A yun yung plumerie na shape. Sa tingin ko ito yung B na sinasabi. Kaya i-zoom pa natin, no? Zoom. Okay guys, ayan, super close up na po yan. Kaya sa aking pong pagkikilatis, ito po yung Dai-1B kasi medyo pointed na yung kanyang stars. Kasi yung sumunod dito, C, mas pointed pa. Tapos yung D ay mas pointed pa, extra sharp. So ito po yung B. Pero ang record po doon sa animista is dalawa pa lang, di ba? Dai-1C and Dai-1D. Pero itong ating hawak ay Dai-1B. So po, ibig sabihin, hindi pa nila na-i-record, di po ba? So ito eh, ito na po yung katibayan eh. Hawak natin eh. So ipakikita natin yung kanina. So papapasukin natin, no? Pasok, Dai-1B. Ayan, Dai-1B, pointed stars. So tignan yung mabuti. Halos parehong-pareho po. Di po ba guys, hindi natin yan minanipula. Pinagbasihan lang natin yung doon sa link na binigay na yung mista at yung aking hawak. Yan. So malinaw na po tayo dyan. No? Ngayon pupunta naman tayo dito sa isa. Okay. No? Ayan, sana guys nakakasunod pa kayo at naiintindihan po ninyo ng maliwanag. So i-zoom na natin ito. Zoom. Ngayon naman guys, kailangan natin i-compare yung Dai-1C at Dai-1D para kung sino yung mas malapit sa kanya. Eh yun ang katumbas niyan. So papasukin natin ang Dai-1C. Pasok. Yan. So anong napansin niyo, guys? Ito lang ang pagkikilatis ko dyan, no? Dai-1C, pointed stars but not extra sharp. So
Para sa tingin ko, Daiwan D ang ating hawak. So napakaswerte natin, kaya papasukin natin ang Daiwan D. Pasok. Pero teka lang guys, pagtuunan pa natin saglit, kasi baka hindi nyo masyadong naliliwanagan dito sa Daiwan C. Kasi pansinin nyo, medyo isumlati lang ng konti itong Daiwan C, no? Ayan, so pansinin nyo yung dulo guys, hindi siya ganoon ka pointed na pointed, hindi siya ganoon ka sharp compare dito sa ating hawak. Eh, magkaiba po sila eh. Hindi naman po pwede natin sabihin na pareho sila. Hindi po ba? Ayoko lang po magpaka-bias. Hindi porket mayroon tayong hawak na ganito, eh, i-compare natin. Yung aariin na natin na talagang siya yun. Kaya natin pinukumpara yan para maging fair. Hindi po ba? So, papasukin natin ang Daiwan D. Ayan na siya. Ano guys? Sa tingin ko, mayroon ang nanalo, no? Uwian na guys. Mayroon ang panalo. Parang hindi na natin kailangan masyadong ipaliwanag, kasi sa pagtingin mo pa lang ay kitang-kita mo na sila ay parehong-pareho, yung Daiwan D na ibinigay ng numista at yung Daiwan D na ating hawak. So ayan siya, nagmatch po sila sa Daiwan D. So swerte po, at meron tayong isa na hindi ko inaasahan na nandiyan na pala siya. Kung hindi ko pa na-check at nasabi sa akin kagabi ni Kuya Serapina na nag-update na nga, ayan siya. At maidagdag ko lang po guys, ano, yung isa ko pong hawak ay Daiwan B po yun, na kasalukuyan ay wala pang record sa numista. Ang nasa record ng numista is CND pa lang. So ito, kung isi-share ko po ito sa numista, yung B, maidadagdag po yun nila roon kapag nag-update na po. Ayan, so sa ngayon hindi na muna, no, kasi nag-o-observe pa tayo sa mga update at pinag-aaralan pa rin natin yung mga coins nitong mga BSP series. Alright guys, hanggang dito lang ating content. Sa mga bago dyan, huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para palagi kang updated, syempre, at mag-join sa ating membership. So, until next time po, God bless you all. I'm out.